Noong panahon ni Marcos, hindi makaporma ang Saudi Arabia upang taasan ang gasolina. Ang Meralco sinabi, inagaw raw ni Marcos. Oy, para ipaalam ko sa taong bayan, hindi inagaw ni Marcos o inangkin ang Meralco. Baon sa utang ang Meralco. At binahawakan kay Ferdinand E. Marcos at inabunohan ni Ferdinand E. Marcos ang utang ng Meralco. Yan, maliwanag yan ha. Puntaan nyo ako, ipapatay nyo ako at patutunayan ko yan sa inyo. Baon na sa utang ng Meralco. Baon na baon. Sino nakaahon sa Meralco? Marcos! Walang iba. Si Marcos ang nakaahon ng Meralco, kaya patuloy tayo nagkaroon ng elektrisidad. Sinong pumigil sa Bataan Nuclear Power Plant? Ang mga gobyerno, negosyante at mga taong bayan dyan na nabulag ang kanilang isipan upang hindi maipagpatuloy ang power plant. Kung naipagpatuloy ang power plant, isang taong mahirap kayang gumamit ng aircon. Naka-aircon ka kahit ikaw ay isang mahirap. Hindi bintilador na kuryente lang ng bintilador, mahal na. Plus plancha pa. Plus ano naman masasabi mo sa tubig na to, sa sinasabi nilang ano? Isa pa rin yan. Yung Maynilad ngayon, isa pa rin yan. Isa na ngayon tayo, no? Mababa lang yung kuryente natin at saka yung tubig. Kuryente, pati tubig. Oo. Walang mahirap na natutulog sa kalsada kung yan ay walang korupsyon ng DSWD. Saan dinadala? Sa Marikina, Arroceros, at kung saan-saan lugar para mamatay lang kayo sa loob ng DSWD. Opo. Ano pa sasabi mo sa mga supporters na yung sabi na may nakarang araw doon sa may Tumilip, mayroon tayong na balitaan na mga supporters na ginigiit nilang i-disqualified si BBM? Mga gago yun. Yun, eh mga, katulad niya, kamakailan may nag-rally, tinanong ko siya, anak, anong pinaglalaban niyo? Wala, tatay, sumama lang kami kasi binigyan kami ng pera. Eh, hindi ako naka-live, no? Kung naka-live yun, bingo. Ha? Pero dala ko ang telephone ko. Ay, ganun, anak. Binigyan mo lang, tayo. Oo, bibiglang. Sabi ko, anak, bakit ka pumapayag? Binabayaran yung dangal mo, ang pagkatao mo. May dala kang karatulan ni BBM. Tapos hindi mo alam kung anong pinaglalaban mo. Sinisigaw nila na BBM disqualified. Oh yes, correct. Mga walang dangal na tao yon. Sa halaga 500,000, ikaw yung taong walang dangal. Katulad ng taong idol kong yon, nakilala ko, magnanakaw pala ng cellphone. Wala tayong magagawa. Idol ko pa naman siya, magnanakaw pala siya ng cellphone. Wala rin dangal yung tao na yon. Ganun talaga ang Pilipinas. Wala tayong magagawa. Kahit na tunurin ko siyang kaibigan, hindi, tingin ko kasi sa'yo, tatay kita eh. Kaya nire-respeto kita. Yung pala, nanakawin cellphone ko, gagamitin yung channel. Weh, kakaya ka, bata. Nakakaya ka, anak. Alam mo, anak, alam mo kasi yung itsura mo na mukhang daga, mukhang inggitero ka. Ang mga forma mo, kala mo, professional vlogger ka. Eh, kamote ka rin pala. Hindi ka magiging tulpo magpakailanman. Dumubog na ang Pilipinas, hindi ka magiging tulpo, bata. At saka itong mga nag-strike na ito, rally-rally, eh wala naman alam. Hindi alam kung anong pinaglalaban. Gusto nyo ma-disqualify si BBM, malabo na yan. Alam mo, nagre-relax na ako ngayon eh. Malayo pa halalan. Kasi alam na alam kong mananalo na si BBM. Para sa mahirap, sa ikaunlad ng bayan, BBM ang kasagutan. Yun ang magiging tumbok ng bansa na.